morning, guys. Happy Thursday. So today, maglabas lang ako ng manok para sa sopas. Kasi yun ang ating dinner mamaya. Kasi gusto ni Eric sopas o kaya arroz caldo. Pero meron ako ditong carrots at saka patatas. And meron tayong repolyo. So, alam niyo ba, the hardest part of being a mom is mag-isip ng pauulam mo sa pamilya mo. At saka pambaon kay Liam sa iyong mga anak. So, dito kasi, di ba? Laglag yung camera ko. Dito kasi, hindi uso ang pera-pera na baon. Pag high school na lang, pero pag mga elementary, kailangan mo pabauna ng food, lunch, break, and snack. So, yun ang doon ako nahihirapan na magpabaon kay Liam. Kain akong banana. And today, then, ay may appointment si Dion ng 11:40 sa eye doctor. Kasi, what? Yes. Yes, later. Pagkatapos ng iyong eye doctor. Kasi, kung manood siya ng TV, pag malayo is naka-side eye na ganun. So, tinanong ko dun sa pedya niya if, kung, ano yun. Sabi niya, you must see eye doctor. So, nagpa-appointment ako ng isang araw and, yeah, 11:40. Ano pa lang naman? Mag-alas 10. Say hello, guys. Hello, guys. So, punta na kami ni Dion sa appointment, pero sa store muna kasi medyo maaga pa. Malapit lang naman dito yung ba't ba bumababa ikaw? Malapit lang naman dito yung store at saka yung eye center na ating pupuntahan. Ano ba naman tong tripod ni Eric bumababa? So, yup. Kasi kanina pa ito mag-ano lang sa store daw eh. 10:57, guys. So, mag-drive muna kami. And I'll see you. You say see you. See you. Yeah. Okay. Okay, come on. Can you hold my camera? Oh. I can't already drive. Ayan ang kanyang cart. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Oh yeah, nung isang araw pumunta kami dito, walang kimchi na maliit, so kukuha ako. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Kami sa parking ni Dion. We're just waiting for our turn. Ba itong tripod eh? Bumababa talaga. Ito na kami sa parking ng eye center. Tapos, namili kami. Alam nyo ba, naka $40 na ako. Bumili na ako ng
butter chicken sauce ng ano yun, ng Hershey Cocoa para sa champurado, bok choy, kimchi, sugar, tapos yung chocolate ni Dion. $40 na siya. Diba? Meron akong gusto kong bumili ng isda. Walang isda doon. Ano lang, bangus lang. Daing. Gusto ko sa tilapia at saka pampano. Yun. And after namin sa doctor, nag-order ako ng pizza. Dito sa Little Caesars Pizza. So, yeah, mamaya pipick upin natin. So, 11:30 na. And pwede na siguro tayong pumunta sa loob. Okay? Mommy? I love you too. The eye center. Going to pick up Kuya Liam. Right? And sobrang usok talaga, oh. Nakikita nyo yan. I'm not here, Mommy. Yeah, it's 2:40 in the afternoon. Careful, baka ikaw yung do you want me to help you? No. Mainit pag habang ganito. Yung oras kasi alanganin, eh. Aray ko. Okay, mamaya na nga, hindi ko siya ma-push ng ng isa lang ang kamay kasi yung stroller. Lumili ko sa iba. Nandito na si Rian. Tingnan natin kung ano yung kinain niya. Hindi niya kinain. Hindi niya inubos ang kanyang baon. Ayan. I don't know why, Kate. Why? You finish this one. So, malalaga na ako ng ating chicken para sa sopas na request ni Eric. Ayan. Labas natin ang repolyo. Konti lang yung luluto ko. Patatas para may gulay. Ang carrots. Atin itong... So, habang nagpapakulo ako ng ating manok, maghihiwa na tayo ng ating mga recado. So, titigma ko lang, guys, itong ano. Kimchi na... Yes, nabinili natin sa Save-On. Yung sa Superstore, masarap. Hindi ko alam dito sa Save-On. Tingnan natin. Kasi nung pumunta kami nun, nila Eric, walang maliit, kaya hindi ako nakabili ng maliit nun. Pariko. Let's say, natin ang kimchi. Parang ano. Wait. Maanghang. Ang bakit yung nabibili namin sa Superstore, hindi. Pero ito parang anghang naman. Pero masarap. So, ito yung pinamili ko kanina, guys.
bok choy, tapos Hershey na cocoa, and then sugar, maliit lang, and then kiwi, tapos itong chicken, buttered chicken. Parang gusto ko lang mag-buttered chicken kasi kinakain din naman ni Eric yan. So, magluluto tayo. Pero hindi ngayon. Sa ibang araw. May papakita ko sa inyo, guys. Pag talagang meron kang anak na maliit, eh, ganito ang itsura ng bahay mo. Ayan. Ayan, ang kanyang kalat. Yung mga laruan niya. Ayun. And then, pagkatapos niya maglaro, tulong, guys. Ayun. O, diba? So, ako, hindi ko na siya minsan nililinis kasi hindi nililigpit yung mga toys sa gabi. Nayaan ko na dyan nakahilera and then kung saan nakalagay. Kasi kinabukasan ay lalaroin din niya. Pero kahapon, sabi ko di yun, ako ay maglilinis, magmamap, magbabacuum. Pwede mo bang paki-clean up ang iyong toys? Clean up, ano naman niya? Nilinis naman niya. So, then nag-vacuum na ako, tapos nag-map din yun. Tapos, pagkatapos kong maglinis, siyempre, kinalat na naman niya yung laruan. Pero, okay lang. Ganun talaga buhay, nanay, kapag meron kang anak na maliit pa. Nilagang manok, hihimayin ko na kasi magluluto na tayo at mag 4:17 na ng hapon. So ayan, yung palang naging resulta ng check up ni Dion ay 2020 pa rin naman daw yung vision niya. So yung pag nanonood siya ng naka-side eye na ganun is parang mawawala din daw yun. Ganun. Nakita naman niya kanina na nagsa-side eye si Dion nung pinapakita niya yung mga letters kung saan-saan. Dun sa kanyang office. So, normal lang naman daw. Pero pag meron pang nangyari na worse na ganun, is dalhin ulit. Or pag wala naman is yearly check-up ng mata. So, kaya rin ko... Ako guys, ako yung tipo ng nanay dahil nandito tayo sa Canada na pag merong nararamdaman yung anak ko, kahit 3 days, 2 to 3 days nang nilalagnat tapos hindi siya gumagaling, pabalik-balik yung lagnat kahit painamin mo, ako yung talagang dinadala ko talaga sa doktor. Katulad nun, yung ano niya, yung pagsasalita. Pag mga 2 years old, di pa siya basta parang ganun eh, 2 years old ba? Parang hindi pa siya nagsasalita ng to. Basta nababother ako kasi, syempre, hindi ko alam, baka mamaya may something. So, pinapacheck up ko siya yung kanyang speech test, tapos yung hearing. Yun. Kasi, libre naman yun, guys, dito sa Canada. Isa yun sa mga gusto ko dito kasi, ang libre nga yung mga check-up na ganun. Lalo na kung ikaw ay may anak. Diba? Kahit anong gusto mo, yung ipa-check up, okay lang. Sa pedya, libre naman. Ano yung kanina sa mata, libre ang 7 years old pa baba dito. Kaya si Dion libre. May binihalan lang akong $20, pero yung $20 na yun pwede mo kuhanin sa insurance. Re-reimburse namin. Kasi yung insurance ni Eric pagdating sa yan, sa paggawa ng sa pag-check up sa mata at saka yung paggawa ng sa pagkuha ng salamin, ano siya, hindi siya makuha sa direct billing. So, kukunin mo yung resibo and then i-reimburse mo dun sa insurance. So, yun, diba? O, diba magkano ang, di ko alam kung magkano ang check up sa Pilipinas ng mga ganyan sa eye. Pero dito, wala ka naman babayaran. So, at least napacheck up natin na alam natin na walang problema ang kanyang eye, wala siyang lazy eye ang tawag ng doktor. Wala naman, sabi niya, wala naman siyang lazy eye akong nakikita. 2020 pa rin ang vision kasi tinitingnan ko, pinapabasa niya yung mga maliliit na letters na babasa naman niya din. And maganda guys dito sa Canada kapag
yung pamilyado ka. Maganda rin pag single, pero pag may pamilya ka, kasi nga, unang-una, libre ang health benefits. Pag mayroon kang Alberta Health Card, libre yung mga check-up na yan. Ang babayaran. So, kahit sinasabi nila na, eh, binabayaran naman natin, binabayaran nyo naman yan sa tax eh. Yun na nga, binabayaran namin, pero hindi namin napapansin na binabayaran namin yun. Diba? At saka, kung binabayaran niya na talagang dapat bayaran na dahil sa tax, eh, paano ko? Wala akong work. Pero pag gusto kong magpa-check up, pwede, libre pa din, basta meron akong health card, diba? Pag na-PR ka, o kahit naman di ka PR o TFW ka, meron kang health card. So, paano, hindi mo pa ba magugustuhan dito sa Canada? Anytime na gusto mong magpa-check up, libre, wala kang ilalabas na pera. Diba? Unless meron kang bibiling gamot, pero paano kung may insurance naman yung asawa mo? O di wala ka rin babayaran, diba? Ganun yun. Kaya yung sinasabi nila na dito maganda sa ano, naghihintay na maganda na matagal sa ospital, eh ano, kung maghintay ako. Diba? Kung hindi naman ganun kalala yung sakit ko, or ubo-ubo lang, why not? Sa ano ko lang naman eh, parang experience ko, 1 hour. 1 hour pa lang yung aking, parang matagal ganun. Hindi na pa naman ako inaabot ng bonggang-bonggang matagal. Kasi alam naman nila kung malala o hindi yung sakit mo, diba? So, ganun. Pag may pamilya ka talaga, minsan, kung ako lang sa sarili ko, bakit hindi ako umuwi ng Pilipinas? Pero pag meron kang anak, may pamilya ka dito, mas uunahin mo muna silang isipin, diba? Baano ko na sa Pilipinas ako, o, diba? Magkano ang check-up sa Pilipinas? Na 500. So, bago ka magpa-check up, dapat may pera ka. Minsan nga, naiisip ko, parang sana ganito sa Pilipinas, libre para yung mga walang kayang, well, hindi, ano, tato? Yung mga walang kayang magpa-check up pag may sakit, eh, libre, diba? Kaso, syempre, iba naman ang Pilipinas dito sa Canada. So, feeling ko kulang. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. Ito na ang ating sofas guys, nilagay ko na yung repolyo, ayan. Anuhin ko na to, lol. Tatanggalin ko na dito sa kala nito. Yeah. Kumot. Your kumot and my kumot. So guys, it's 9 PM na ng gabi. Siyempre, PM nga, diba? Dito na kami sa taas. Wala namang school bukas si Liam. So okay lang na manood. Manood siya ng mga kung ano-ano sa iPad niya. Ngayon, kami ni Dion ay naka ano na rin dito sa aming room. So, yun lang. Tubusin na natin guys ang ating vlog for today. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe and I'll see you on my next one. Bye! There's a party in the backyard, that's your problems.